yun, maalinsangan po ang panahon. So, mahirap pong matulog, ano? Pero kung may mga bagong revelation sa Panginoon, ito po ay aking sinasamantala na i-record. Dahil the more na fresh yung mga revelations, the more na alive na alive yung rema, ano? Rema, ibig sabihin yung salitang buhay na buhay, no? Ay, mas magandang ma-record na natin para dito po sa ating vlog. Dahil kapag dumating po yung panahon na parang ito po ay akin pong pinalipas, ay hindi na po ganun ka-fresh at may mga makakaligtaan. So, ito po ay talagang dapat i-record agad. So, dito po tayo ngayon. Kung may mga Bible kayo, buksan po natin sa 1 John chapter 2, verses 15 to 17. O Tagalog, unang 1, kabanata 2, mga talatang 15 hanggang 17. Okay, so umpisa na po natin. Ito po yung hawak ko ngayon ay yung Bibliang Tagalog na akin pong i-download. Napakaganda po ng Tagalog nito. Talagang ito po yung Tagalog sa ating kapanahunan sa ngayon. So, na po. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ito po yung pinakamaganda, yung pinaka-target verse natin na gusto kong i-target sa mga tao. Ito po. 17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Okay, so ito po yung issue. Yung term na sumusunod ika sa kalooban ng Diyos. Akala ng ibang tao, akala ng ibang Kristiyano, pag nabasa nilang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay mabubuhay magpakailanman. Akala nila yung sariling gawa nila yon. Akala nila yung pagpapakabanal nila, yung pagpapakabuti nila. Hindi po. Sa Bible, sa aklat po ni John, meron pong nakasulat. Sabi ni, may nagtanong na isang disciple kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, ano ba ang kalooban ng Diyos? Sumagot si Jesus. Sabi ni Jesus, ang kalooban ng Diyos ay ito, ang sumampalataya kayo sa kanyang isinugo. Sino ba yung isinugong yon? Si Jesus Christ. So, ang kalooban na sinasabi rito sa verse 17, ulitin natin ha, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ibig sabihin, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, ito yung mga na-born again. Ito yung mga tumanggap kay Hesukristo bilang personal nilang Panginoon na tagapagligtas. Yun lang po. Kaya kung ikaw ay born again Christian na, ibig sabihin, nagawa mo na yung ano, kalooban ng Diyos. Kasi kung ang sasabihin mong kalooban ng Diyos, yung gawa mo, hindi po pwede mangyari yun. Kasi ang gawa natin, ito po ay bunga ng sanctification na gawa pa rin ng Diyos. Amen. So, we are a pure recipient of His grace, of His sanctification in everything. Sabi nga ng Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. Diba? Kasi ginawa mo na yung kalooban ng Diyos. Kailan mo ginawa yung kalooban ng Diyos? Nang manalig ka sa Panginoong Hesukristo. That's why kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, pakishare po itong video ito at nang marami pong mag-benefit at makinabang, ano nga po ba ang kalooban ng Diyos? Ngayon, alam na po natin, ang kalooban ng Diyos ay nang sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo as our very own personal Lord and Savior. Again, thank you very much pong muli, and Jesus truly loves us all.